Magandang umaga po sa atin pong lahat. Ako po ay si Father M. Pirin mula po sa Parokya ni San Rafael Arcangel sa Kawit, Buwak, Marinduque. Ang atin pong tanong sa umagang ito ay ano ang iyong tugon? Bakit po? Mula sa Ebanghelyo na ating pinaginilayan sa araw na ito ayon kay San Mateo chapter 19 verse 3 to 12 ay ipinahayag ang kahalagahan ng sakramento ng kasal, ang kahalagahan sa buhay ng pamilya. Bakit ho? Sapagkat ito yung unang hangarin ng Diyos na ang lalaki at babae ay kanyang pag-isahin upang unang-una madama ang pag-ibig ng Diyos. At ang sakramento ng kasal ay inaghahatid sa atin para tayo ay maging mabuting tao o para tayo ay maging banal. Hindi lamang iyon, kung tayo ay tinatawag sa pagiging pari o madre o relihiyoso o relihiyosa, dapat tayo dadalhin ito patungo sa kabanalan. O kung tayo naman ay nagdanais na manatiling dalaga o binata hanggang sa ating pagtanda, ito ay magdadala sa atin patungo sa kabanalan. Pero may tatlong hamon na ibinibigay sa atin. Una, yung tayo ay hindi dapat maging matigas ang puso. Kundi sa ating tugon, dapat ay nandoon palagi ang kababaang loob sapagkat sinabi, naglagda si Moses ng kasulatan ng paghihiwalay ng mag-asawa dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Kaya ang isa sa pinakamahalaga upang ang ating tatahakin ay magtagumpay at magtungo sa kabanalan, pinakamahalaga sa lahat ay ang kababaang loob. Sabi nga sa mag-asawa, hindi na mahalaga kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang pinakamahalaga sa lahat ay kung sino ang nagpapakumbaba at kung sino ang hunang humihingi ng tawad. At ang pangalawang hamon ay yung ating katapatan. Katapatan kung ikaw ay mayroong asawa, katapatan kung ikaw ay pari o madre o isang namumuhay na pagiging relihiyoso o relihiyosa, katapatan kung ikaw ay nananatiling matandang binata o matandang dalaga. Kaya yung katapatan na iyon ay umuugnay naman sa katapatan natin sa Diyos. Kaya sino ang ating katapat kapag tayo ay nagiging matapat? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya napakahalaga ng katapatan sa lahat ng ating ginagawang pagtugon. At yung pinakahuli ay yung pag-ibig. Ang Diyos ang unang nagmamahal sa atin, kaya ating tinutugon lamang ang kaniyang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, kaya tayo ay nagmamahal sa ating asawa at mga anak. Pag-ibig sa Diyos, kaya tayo ay nagpapakabuti bilang pari, madre, relihiyoso at relihiyosa. Pag-ibig sa Diyos, kaya tayo nananatili sa pagiging matandang dalaga o matandang binata. Kaya sa Ebanghelyo ngayon, ano ang iyong tugon? At sana sa iyong pagtugon, dadalhin ka nito sa kabutihan at dadalhin ka nito sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. At laging hamon sa atin, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Please like, share, and follow our page Thought for the Day and Instagram at Thought for the Day. YouTube channel TFTD, Blessed and Blessing, at ang ating TikTok account at Thought for the Day. Nadako naman po tayo sa mga pagbati ng mga may kaarawan sa araw na ito. Ang kasapi po ng Apostolado ng Panalangin na si Agapita Roldan at ang lahat pa na nagdiriwan ng kailang kaarawan. At ang laging paalala ni Bishop Judy, always be blessed and be a blessing at magandang araw po sa inyo pong lahat.